malinis to ko. Nalinis ko na, hiniwa-hiwa ko. Ayan, petchoy. And meron ako dito, patola. Ayan. Patola, tapos ito yung tangkay ng petchoy. Sineparate ko kasi unahin ko yan. Pagluto, ayan, patola. Crave ako ng maraming gulay today. Nalinis ko na yan sila. Tapos, ito, ang aking mga pangsangkot siya. Kamatis, luya. Naghiwa ko ng isang, ay, dalawang luya. Tumalsik, nawala bigla. Hindi ko alam kung nasa na siya. So, ito na lang yung luya. Tapos, sibuyas, and bawang. Ayan. Tapos, lulutuin ko siya, guys. Dito, ayan. Sardines. So, nag-crave ako ng sardinas na mayroong maraming gulay. So, lulutuin ko yan dyan. Ng sardinas. And, syempre, ang aking lutuan. Ayan. So, kung interested kayo sa lutuan na ganito, guys, check nyo lang yung isa kong channel. Ayan. I-flash ko dyan sa screen. Ayan. Pang ano lang to, guys? Pang isa, dalawang tao. Ayan. Guys, ayan, so kain tayo. Yun, so hi guys, ayan, so kain tayo. Actually, nagluto ko ng rice, guys. Dito matiis, kasi masarap yung ipa-partner ko eh. Ayan, no, yung aking niluto, paano ba, kapita? Wow! Aking iswa. Ayan, kita mo ba? Huwag mo, baka matapos. So, basta yan, yung aking niluto kanina lang. So, kain tayo, kasi, 2 days ko na ito kinikrave. As in, inisip ko siya kagabi. Sabi ko, pupunta talaga ako ng palengke ngayong umaga para mamalengke. Para mabili ko yung gulay na gusto ko kainin ngayong araw na ito. So, nagpunta ako palengke nga kanina. So, bumili lang ako ng petchay, 10 piso. And 10 piso din yung patola. Ayun. So, patola tsaka petchay yan, guys. Ang sarap. Tapos, sardinas lang yun. So, simpleng buhay lang, guys. Masarap. Masarap yung simple. So, yun. So, sardinas, nabawal ko konti. Ang sarap. Ang sarap. Tsaka, syempre, kailangan natin ng gulay-gulay sa buhay. Para humaba ang buhay, kailangan ng gulay. Ah. Yun. Hablag na to, isasama ko na rin kasi may nagtanong dun sa comment section ko tungkol dun sa video na LDR story. And kung hindi mo pa napapanood yon, ito yung video na yan. Nalagay ko na lang dyan. Putahan mo na ako. Tapasin ka. Yeah. And sabi niya doon sa comment section na ano daw, sabi niya, saan ko daw ba nakilala yung aking afam? Ayun, so, niya, ate, saan mo ba nakilala yung afam? Eh, yun. So, yun. Sa video na to, share ko sa inyo kung saan mo nga ba nakilala yung aking afam. Actually, nakilala ko siya sa YouTube din. Ayan. So, kasi meron akong pinapanood na
foreigner din na nakatira sila sa Tungkol, eh nakapangasawa siya ng Filipina. Yun ang pinapanood ko. Tapos, mostly sa viewers nila, eh hindi ko alam, puro foreigners pala. Yun, kasi mga English ang mga comment doon. So, nag-comment din ako tungkol dun sa, meron yata silang guest na couple din, kapatid nung asawa. Yun, na bagong magkakilala lang sila. Parang nireto daw. So, yun, napakomment ako doon ng, wow, sana all, sweet, sabi kong ganun. Tapos, nagulat ako, nag-reply siya doon sa comment ko. Yun, yung afam ko ngayon, nag-reply siya doon sa comment ko. And actually, hinahanap namin yun ngayon, yung comment na yun. Kasi gusto namin i-record the document. Wala na, kasi mostly sa mga videos nila, nagpaka-private. And naka-close yung mga comments, so hindi na namin nahanapan yung comment namin na nagpalitan kami. Tapos na, friends, yun. So marami din na nahanap na nanonood doon sa inyo, alam ko. And yun, so doon kami nag-start, and yun, doon kami nagpalitan ng conversation, tapos hiningi niya yung email address ko. Tapos nag-email siya, the next day nag-email siya sa akin, kinuha niya yung aking messenger, Facebook. Ayan, kung pwede daw ba kami nag-chat sa messenger. Tapos yun, doon na nag-start yung aming conversation. Pero that time kasi, OFW ako, talagang naka-ano na yung mga requirements ko, papuntang Jordan. So, nag-OFW muna ako and hindi pa kami masyadong attached sa isa't isa kasi bagong magkakilala pa lang. Tapos, yun. So, dun na nag-start and parang naano ako na mag-stay sa Pilipinas kasi wala pa talaga sa isip ko na magkikita kami dun nung time na yun kasi bago pa lang kami and hindi ko nahagip sa isip ko na pupunta agad-agad siya para lang i-meet ako, yung mga ganon. As in talagang noong time na yun, i-chat-chat lang talaga, chat-chat. So, may time na nag-message, may time na hindi, ganon. So, hindi ko sukat akalain, naabot kami sa ganito. So, yun, noong time na yun, March yata ako umalis eh. Ay, hindi. August yata. Basta umalis ako papunta ng Jordan. Nag-OFW muna ako. Pero guys, noong time na magkakilala kami, bago lang kami magkakilala, kasi sinendan niya ako ng pera. Hindi ko naman hinihingi, sinendan niya ako ng pera kasi alam niya na talagang independent ako, wala akong pagkukunan, alam mo yun? So, may mga bagay na pangangailangan ako na alam niya, naiintindihan niya, and kahit hindi ko sabihin sa kanya, hindi naman ako nagsabi na ganito, kailangan bumilin, wala. Kasi alam niya na nung time na yun ay nakikitira lang ako, and may mga pangangailangan ako and kailangan ko i-push yung aking pag-abroad dahil for the future, mga ganun keme. Tapos nagulat ako guys, pinadala niya ako ng pera ng time na yun. Tapos sabi ko, basta ilang months pa lang kami nun magkakilala sa messenger. Yun, chat pa lang yun, hindi pa kami nag-video call. As in nagulat ako, pinadala niya ako ng pera. Kasi nung time na yun, nung time na yun, nagpalitan kami ng information kasi gusto ko habang maaga pa lang na nasa tamang tao ba ako, nasa legit ba itong kausap ko, hindi ba siya alien, hindi ba siya, basta ganun, nagpalitan kami ng information, tapos nag-start kami nag-video ko sa messenger, pinakita ko sa kanya yung passport ko, tapos pinakita niya sa akin yung ID niya na siya yun. Kasi ayoko kasi na-scam. Kasi na-scam na ako before na ayoko nang maulit yun sa kagagahan ko. Tapos yun, tapos nagulat na lang ako guys, nag-send siya ng pera sa akin na, ha? Bakit mo ito ginawa? Tapos yun. So yun, syempre, sino ba namang ayaw ng pera, diba? Nandiyan na yun, na-send na, tinanggap ko na. Yun, nagulat lang ako, ganun ba siya kaseryoso na ba't kailangan niya ako bigyan ng pera? So yun, actually, yung pera na yun, nagamit ko. And nagkaroon ako ng pocket money na lumipad na ako ni Jordan. Tapos yun, tuloy pa rin yung conversation namin na kahit na sa Jordan na ako. Yun, nung nagkatrabaho ako, nandiyan pa rin siya. Nag-chat kami, nag-video call kami, kapag ka-rest time ko na, ganun. And yun, I think last na to, last na, kasi ayoko nang mahaba ang video ko na to. And yun, so I think first month, basta kasi bagong kakilala ko pa lang siya, 3 months to 4 months siguro, nalaman ko na lahat tungkol sa kanya, sinabi niya na lahat tungkol sa kanya. Kasi gusto niyang malaman ko lahat ng informations or tatanggapin ko ba siya na ganyan yung kalagayan niya. And
gusto niyang maging totoo sa akin. Kung habang bago pa lang yung relasyon namin, gusto niyang makilala ko na siya agad. As in, lahat-lahat na gusto niya din malaman sa akin kung tatanggapin ko ba siya and magiging totoo ba ako sa kanya, mamahalin ko ba siya, ganun. So, I'm happy na hanggang ngayon, andito pa din kami. Although maraming pagsubok na dumaan sa amin, trials, sinubok yung relasyon namin, pero andito pa rin kami. And actually, bihira kami mag-away. Walang away. Wala kaming arguments, wala kaming away na bongga-bongga, mga ganun. Wala. Never kami nag-away ng ganun. Kasi hindi siya ganun. Ngayon ba yun? Hindi niya ako inaaway, as in. And as in talagang may peace of mind yung relationship ko ngayon na sa kanya ako napunta. And I'm so very lucky na masasabi ko na hope siya na nga yung aking future and ayun, yung totoong tao magmamahal sa akin. And yun, kahit sino naman, di ba, gusto natin talaga na sana yung perfect yung relationship and sana siya na yung perfect guy, di ba? So yun lang talaga yung ating binibish sa buhay. So yun, so thank you for watching. That's it for this vlog. Ayan, so kung meron tayong katanungan, tanong lang dyan. Yan, sasagutin ko yan. And so more on about my LDR story. Ayan, so oops. And actually guys, next video ko, i-share ko sa inyo yung kanyang mga requirements. Actually, napaprocess na siya. Di ba nga may dalawa siyang aso? So yung isang aso, ibibigay niya. So actually, naghanap na siya ng mag-aampon dun sa aso. Dachshund yung breed ng aso na yun, yung kulay itim. Actually, may mag-aampon na. Tapos yung isa naman, yung Chorky, yun ay dadalhin niya papunta dito sa Pilipinas. So hindi niya pwedeng iwanan yung aso na yun. Kasi, kumbaga sa asawa, parang niyang asawa yun. Kumbaga sa parang anak, parang niyang anak yun na hindi pwedeng iwanan. Wow! So yun. So, as in, kung nasaan siya, dapat kasama niya yung aso na yun. So, yun. So, sa next video ko, i-share ko sa inyo yung kanyang processing, kanyang mga requirements na kailangan sa pagpunta dito sa Pilipinas. Ayun. So, thank you for watching. Ayun. So, see you in my next vlog. Bye-bye!